Kalimutan ang mali, ang tandaan ay aral. Kahit tanungin mo ang sarili mo ngayon kung ano ang mas natatandaan mo sa buhay, o kahit gumawa ka pa ng listahan, mas marami kang mali sa buhay na matatandaan kesa sa mga aral na dumating sa iyo. Sorry ah, pero minsan kultura na natin mga Pinoy yan. Kapag nagkwento tayo ng mga pangyayari sa buhay natin, mas alam natin ang lahat ng detalye mula umpisa hanggang sa matapos. Pati yung mga karakter sa kwento, alam natin. Pero sa bandang huli, ang linya mo ganito eh. Pero alam mo, isa lang ang natutunan ko dyan. Sa dinami-dami ng natandaan mo sa nangyari, iisa lang ang aral na natandaan natin. O kaya minsan dalawa, medyo marami na yung tatlo eh. Pero madalas, iisa lang yan. So tama yung title natin, di ba? Kalimutan ang mali, ang tandaan ay aral. Kung pakikinggan mo ang kwentong binabalik-balikan mo, mas dumidiin ka sa mga parts kung saan ka nagkamali, hindi yung kung saan ka natuto. Siguro ang reason dyan, depende sa kakwentuhan mo. Kung sino yung nakikinig, well, ganyan naman talaga tayo. Mahilig tayo sa detalye, may mga linya pang ganito eh. Ano muna nangyari? Kwento mo muna ang lahat-lahat. Yun na, makukwento mo na ang lahat-lahat ng scenes bago mo nalaman yung aral. Well, okay lang naman siguro yun na alam mo pa rin yung mga parts ng kwento. Alam mo pa rin ang mga taong involved sa kwento. Okay lang siguro na may mga diin sa mga parts kung saan ka nasaktan. Na insulto, hinamak, na bash. Pero habang tumatakbo ang panahon, hindi kaya ng utak mong hawakan ng lahat ng mga detalye na yan. Lahat yan. O sabihin na nating darating ang panahon, lahat yan ay unti-unti mong makakalimutan. Ang gawa ng listahan ay yung mga aral na nakuha at natutunan natin. Yan ang dapat natin iwan sa mundong ito. Kung paano natin nakuha at nalaman ang lahat ng ito. Kung paano ka magpasalamat sa Diyos dahil nakaalalay siya sa mga nangyari sa iyo. At kung paano kanya o tayo hinayaang matuto nang hindi tayo napapahamak. Para sa mga susunod na henerasyon ng buhay ito. Kumbaga, kahit pa paano, dapat may naiambag tayo. I-let go sa mga mahal mo, sa mga kaibigan mo, ang mga aral na yan. Para sa mas magandang mundo. Sabi nga sa 2 Timothy 4:2, preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Thanks for watching. Kung nagustuhan mo ang mga videos na napapanood mo, please subscribe to my YouTube channel, Dennis Antenor Jr. And don't forget to ring the bell para ma-notify ka kapag may bagong video na nakapost. Thank you and God bless you.